Yun know, o, mga Kaltras, welcome back po sa ating channel, Kalimi Online po. Meron tayo dito nga 20 cents. Ayan yung ating pong pinakikita sa inyo. No? Ang ganda-ganda pa ng kanyang kondisyon. Ayan, may tuturing na natin itong uncirculated. Dahil kung mapapansin mo, adyan pa yung luster niya, no? Yung luster effect sa kanyang burst and reverse na makikita mo na umiikot sa kanyang surface, no. Ang ganda ng kondisyon ng gantong old silver coin na ito, no. Silver po ito, no. Alam niyo po ba na mayroon pong varieties or error itong 20 cents na ito, at ipakikita po natin yan kung ano po iyon. At ayun po ay maaari na pong umabot, no, yung kanyang value, yung kanyang collector's price. Siguro from 5,000 to 10,000. No, titignan po natin ngayon sa endat.mista.com, no. Alam ng endat.mista.com eh na mayroong pong ganong variant o error. No? Titingnan natin kung variant o error ba 'to, no. Ayan. 20 centavos. Ayan po yung ating hawak, no. Andiyan yung kanyang picturing, no. Mga ka-hunters, no. Ang kanyang composition ay silver, no. 7.50 tapos copper 2.50, no? 2.50 tapos 4 gram yung kanyang timbang niya. Yan, saktong-sakto lang sa 4 gram, no? Andiyan yung kanyang obverse and yung kanyang reverse. Pagkatapos yung kanyang edge ay readed, full read, no? Yung kanyang means, may D, Denver, may M, Manila, no? Yung S ay United States, San Francisco. Tapos may comments dyan, no? Yeah, 1944 DNS. Ang tinutukoy dito na 1944 na D, overstrike with S. Kumbaga para siyang na-double die yung kanyang mint mark. No? Ibig sabihin, kung ganun parang na-double die yung mint mark na tinutukoy dito, ay hindi siya variant. Error coin yun, mga ka-hunters. Diba? At na-record dito, andyan yung mga date na itong 20 centavos na ito, at andyan yung kanya-kanyang value. Ayan, ito yung ating hawak, yung 1945 D. No? Ito palang 1945 D na ating hawak ay pangkaraniwan ng mga panahong iyon. Pero ngayon, hindi ka na makakuha kasi demonetized na ito. At meron na rin siyang value from good, no, to uncirculated. Okay na din ang value nito, mga counters, 44%. At itong sinasabi natin, ayan, no, 1.2% no, S overstamp, nakalagay dito, S overstamp with D. Ibig sabihin yung mint mark niya. No, 1944, DS yung kanyang mint mark, 1.2%. Mga kalas, ibig sabihin, ang baba na mintage noon. No, para sa akin, error yon. Oh, so, ibig sabihin, yung ganyang klaseng mga kukonte, yung error ay aba. Maganda po ang value niya. Sabi ko kanina, eh, no, sa tantiometer ko, from 5,000 to 10,000. Depende sa kondisyon. Siguro kung maganda, uncirculated, no? Aabot na yan ng 10,000 pesos. No? Kung yung mga ating ginagamit ngayon na unique error, eh, no? Mga NGC, no? Mga die clash error, no? Maabot na ng 20K, nabibili ng 20K. Paano pa kaya itong mga old silver coin na ito na halos hindi mo na makukuha nga sa circulation kasi demonetized na. So, possibly, pag ganun, meron ka, aba, tingnan ninyo kung meron kayong 20 centavos, no? 1944 DNS, no? Yung kanyang mint mark ay kumbaga nagdoble, no? Na-overstamp yung S sa D, no? So, parang dalawa ang mint mark. Yun ang pinupunto rito. So, ayan po ang ating content. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong mga 20 cents. Baka kayo po ay meron dyan, no? At huwag kalilimutang mag-join, mga hunters, no? Mag-comment kayo kung meron kayo, no? Join sa ating membership nang sa ganun makapasok sa ating mga group chat. At magkaliwa mo mag-follow and subscribe sa ating Facebook page at ating YouTube. Hanggang dito na lang po. God bless. I'm out.